For today's video, magkagawa tayo ng wardrobe cabinet. Medyo malaki yung ating gagawin for today. Kasi sagadan to sa kesame hanggang sa flooring, tsaka wall to wall. Dito, nag-start tayo dito mag-primer. Tsaka natin siya babatakan ng ating glazing putty. Yan ang ating magiging proseso rito para mas maging matibay yung ating cabinet. Babatakan natin siya ng dalawang mano para mas maging maganda o mas maging matibay yung ating masilya. Kaya naman sa glazing putty na to ay medyo amoy gaas siya. Kaya naman sigurado na mas magiging matagal siya na magiging pangontra anay o kung ano man ang mga insekto na didikit dito dahil medyo mabaho yung amoy niya. Ayan. Lalagyan ko siya ng thinner. Ang pinaka-thinner niya ay ang gaas o paint thinner. Ayan. Ito na nga yung ating wardrobe. Medyo may kalakihan talaga siya. Ayan. Ito pa lang yung una o yung pinaka-hangiran niya pa lang ito tsaka yung salansanan. Hala pa rito yung nasa taas niya tsaka sa kabilang gilid niya. Mayroon pa siyang open shelf sa gilid dahil yun ang gusto ng ating kliyente na ginawa natin dati ng pintura. Ayan. Yan na yung pinaka lalagay niya. Ayan. Ito na nga yung pinakamalaking wardrobe na ginawa ko. Ito naman, gagawin naman natin dito yung pinaka drawer niya. Ito yung drawer niya. Nalagyan ko muna siya ng pasyada para sa ating pinaka ilalim o yung pinakasalo niya sa ilalim. Ibibuild na natin yung ating pinaka drawer guide. Pinaka drawer box. Ayan. Bali, ang nagamit ko nga palang plyboard sa ginawa kong cabinet ito ay bali kulang 10 piraso at saka tatlong pinaka 1/4 pinaka backing niya, tatlong plywood. Sampung pinto at saka tatlong drawer yung ginawa ko dito. Ito na nga yung pinaka drawer niya. Bali, tatlong piraso. Ayun yung pinaka salo niya sa ilalim. Ayun, lagyan ko din siya ng glue para mas maging matibay siya. Ito na nga yung ating mga pintuan. Ayan. Bali, 13 pieces itong pintuan na to kasama yung ating drawer face na tatlo. Ayan. Nakakat ko na siya. Kung makapansin nyo, naka-primer masilya na yan. Kaya, lalagyan lang natin siya ng mga concealed. Ayan. Ayan, isasandal ko muna lahat ng pinaka-edging niya bago tayo mag-masilya. Bago natin yung body filler, yun lahat ng atang aging. Body filler ang gagamitin ko sa mga aging na to para mas maging matibay yung kantuhan niya. Ayan. Lalagyan ko din siya ng groove sa paikot ng pinto para magkaroon ng konting design yung ating wardrobe door. Ayan. Gumamit lang ako ng straight bit na 1/4 dyan. Yun lang ginamit ko. Tapos ang lalim niya is almost 1/8 lang. Yung ginamit kong groove dyan para hindi masyadong malalim. Ayoko rin na sobrang lalim kasi mahirapan ako sa katulad niyan. Lililihak pa kasi yan para malinis yung
matanggal yung mga sabit-sabit dyan. Pagka naliha ko siya, lalagyan ko ulit siya ng masilya. Pagka ito yung masilya, lilihain ko na naman siya para maging malinis yung ating groove. Ayan, papansin nyo. Ayan, lalagyan ko na siya ng pati para pagka napintura natin siya, hindi siya mga ngingitim pagkatagalan. Kasi once na wala itong pati at hindi natin na-primer ito ng maayos, ay talaga mangingitim yung part na yan kapag katagalan na, kasi sinisisip ng kahoy yung pinakapintura natin. Nga matuyo niya ng isang araw yan, matagal siyang patuyuin kasi lalo na sa mga group niya medyo makakapalan, kaya kailangan talaga dry na dry siya, kaya kailangan isang araw o ibilad sa araw para mas mabilis siya matuyo bago natin siya isander. Once kasi na hindi siya super dry, talaga namang didikit lang siya sa ating ngaliha at mapapalakas tayo sa paggamit ng ating ngaliha yan. Kaya kung gusto niyo talaga na maging maganda yung at maayos yung inyong trabaho o maging maganda, eh talaga namang wag na wag niyo aapurin yung ating trabaho. Talagang sobrang busisi. Ayan. Ito na nga ating gagamitin dito ng pintura, epoxy primer. Ayan. Epoxy primer yung ginagamit kong primer sa ating mga cabinet. Ayan. Gagawin ko lang ito ng madalawang patong. Ito na yung pinaka-wardrobe niya. Lagyan na rin natin siya ng pinaka-primer niya. Ang kulay ng pinaka-wardrobe niya is dark gray. Tapos yung mga pinto niya is light gray naman. Bali combination color yung gagawin ko dito. Dahil ang gusto dito ng ating kliyente o ng ating pamangkin ay ayaw niya ng white kasi masyadong dumihin. Sinadjust ko na nga lang na light gray at saka dark gray combination. At itatuyo na nga yung ating primer. Ito yung ating drawer face. Ayun ating tatlong drawer. Ayan. Lalagay na lang natin siya. Pagka natuyo yung ating primer, bago natin siya finish, lalagay ko muna itong drawer face. Tatlong drawer yan nilagay ko dyan para mas maging maganda naman ang tignan yung ating pinaka wardrobe. Ayan. Tatlong drawer, 10 pinto. Kasama yung sa taas. Lima dito sa baba, lima dun sa pinakataas niya. Open shelf sa gilid. Ayan, ilalagay ko na yung ating pinaka drawer face bago natin i-finish yung ating drawer o bago natin i-finish yung pinaka pintura niya. Ayan. Lagyan natin siya ng glue para mas maging matibay. Ayan, ganyan ako gumawa ng drawer. Inuhuli ko yung pinaka drawer face niya para naka-align siya ng maayos. Ayan, gumagamit ako dyan ng nailer para sigurado tayo na align talaga siya. Ayan. Lalagyan ko siya ng screw yung dalawa sa pinaka loob niya. Ayan. Mas gumamit din ako dito ng spacer para naman sa susunod na drawer face niya. Ayan. Ang ganami kong spacer doon is 316. Ayan. Ito na yung mga pinto niya. After matuyo ng ating primer, ayan, lilihain na naman natin siya. Ayan. Ayan. Ganyan lang ang liha. Pasaliha lang ang tawagin. O yung mas magaan lang na kamay sa pagliha. Yan, lihain lang natin. Tsaka natin punasan ng basahan para matanggal yung alikabok. Ako ginagawa kong pamunas dyan eh, medyo basang basahan para talagang dumikit yung mga alikabok na nandyan para mas maging makapit at maging maganda yung ating pampinis sa pintura. Yan, pag nakakita pa nga ako dyan ng mga yan, iniispatan ko pa yan. Pag nakakita pa ako ng mga medyo lubog-lubog, ayan, iniispatan ko pa yan para talaga ng mga maganda yung ating door. Ayan. Ito yung ginamit ko nga rito na pintura, dalawang klase. Ayan. Automotive locker yung ginamit ko nga palang pampinish dito sa pinakapinto niya na light gray. Tapos doon naman sa may loob niya na sa may yung dark gray, ginamit ko rito ay itong epoxy enamel. Ayan.
Napakatibay kasi ng epoxy enamel talaga sa totoo lang. Ayan. Tsaka maganda ang finish niya. At di mo na siya itap ko. Talaga namang napakakinis niya na nung i-finish. Yun nga lang, medyo may katagalan lang siya matuyo talaga. Ayan. Hinaluan ko lang ng kulay itim. Yung pinaka white color para ma-achieve natin yung dark color niya. O dark gray. Ayan. Ayan, bali dalawa siya. Yung isa is lacquer type. At yung isa naman ay epoxy. Para sa pinto niya, yung lacquer type. Ayan. Pagbiga ko na siya ng thinner. Halatang sa pintura pala talaga. Halata na hindi na natin siya pinipid talaga namang buhos tayo sa pintura rito. Kaya talaga namang medyo mabigat din talaga sa pintura. Dahil sa pintura pala kulang 5,000 na yung ginamit natin dito. O nagastos natin dito sa ating ginagawang project na to. Ito na nga yung ating pinaka-door. Start na tayo mag-finish. Ito yung ginamit ko. Isa lacquer type yung ginamit ko dito. O yung automotive na lacquer. Boysen. Yung ginamit ko ng brand ng automotive lacquer white. Nahinaluan lang natin ng itim para ma-achieve natin yung color light gray. Ayan. After nga matuyo nun, naliha ko siya. Ito, magtitimpla na tayo ng top coat para naman doon. Ginamit ko rito yung pinaka top coat niya para sa ating pinto ay itong K92 top coat o 2 components sa top coat na to. Yan. Para mas maging makintab yung ating pinaka pinto. Yan. Papansin nyo talaga namang makisap siya agad. Yan. Tsaka para mas maging matibay yung ating pintura dito. Yan. K92 top coat ang ginamit ko. Yan. K92 automotive top coat yan. Ayan. May catalyst siyang kasama kapag binili nyo yan. Ayan. May kasama siyang catalyst. Yan yung pinaghahalo nyo. Ayan. 3:1 ang pag-ratio niya. Ayan. Bali, ginawa ko lang siya ng mga tatlong patong para mas maging matibay yung ating front door. Ayan. Hindi ko na nga pala tinapkot yung pinakaloob ng cabinet natin. Gawa nga ng enamel finish yung ginawa ko doon. Makintab na siya at at the same time matibay na siya. Kaya itong mga door lang talaga na mga pinakintab natin ng gusto. Kasi para makita nila talaga na makintab yung harapan. Sa loob naman kasi ng cabinet, hindi na rin natin kailangan itapkot yun. Dahil lalagyan naman ng mga damit yun, kaya hindi na rin makikita yon. Kaya importante para sa akin na kahit itong labas lang naman ay matapkot na rin. Pero depende pa rin yun sa nagkapagawa sa inyo kung talaga namang nasabihin niya na itapkot yun. Wala naman tayo magiging problema ron. Ang magiging problema lang talaga doon ay yung pricing niya talaga. Kasi ang isang lata lang ng ating K92 na to is around 500 to 600 pesos na wala pa yung kanyang pinaka-thinner. Kaya medyo may kamahanan talaga. Kaya para matipid, natapkot natin yung pinakalabas na lang. Pero kasi ako mapapansin nyo rito, minamasilihan ko na muna lahat ng part. Kaya ito, kung mapapansin, ito pinakataas na to. Nakadikit na to sa dingding ng pader o ng ceiling at saka yung dalawang gilid. Pero nakamasilya pa rin. Ayan o, kung mapapansin nyo, yung pinakatap niya nakamasilya. Itong pinakabacking niya, mapapansin nyo, yung backing na yan, nakamasilya na yan, nakaprimer pa. Kaya naman, yan ang kainaman yan kapag ang build nasa bahay lang or dinadala lang natin sa site tsaka natin siya ini-install. Unlike yung bi-build up mo dun, talaga ang mapipinturahan lang dun ay yung pinaka makikita lang ng tao o yung makikita mo lang. Unlike dito sa gawa ko dito, kung mapapansin yun, pati unti mo yung pinaka likod na hindi na nakikita ay nakamasilya na, nakaprimer pa. Kaya naman masasabi ko mas maganda kasi na gawa yung ganito kasi yung tinatawag lang build up na doon sa may ating pinaka wall. Ayan. Ito yung pinakataas niya kung papasin nyo. Ayan. Ito yung pinakataas na ng ating wardrobe. Ito yung pinaka nakapatong doon. Ayan. Ito yung mga pinto niya. Lalagay ko na. Bali, 5 pinto rin to. Ito na nga yung ating mga door. Kinakabit ko na rito
para pagdating natin sa site eh, wala na lang tayong maging problema. Yan ang ating tatlong drawer. Ayan. Ayan, black handle yung ginamit ko rito para mas maging maganda siyang tingnan. Mas naging kursunado ko yung pinaka black handle niya para sa akin mas magagandaan ako sa kanya kesa yung kulay stainless na handle. Tsaka ito mas makapal siyang hawakan unlike doon sa stainless handle na manipis lang. Ito aluminum handle nga lang ginagamit ko yan. Ayan. Aluminum, mas maganda siyang tingnan para sa akin. Ayan. Ito na nga, nailagay natin siya sa site. Ito na yung first na delivery natin. Dahil yung kablang side, hindi na natin na kaya pang i-deliver doon dahil motor lang yung pinangkarga natin dito. Mapapansin nyo, may awang doon sa pinakataas niya. Ayun. Sa gara niya, ayun, may awang siya. Ganun sa kabila. May awang siya. Ito na yung itsura niya. Pero may awang siya doon sa taas. At para matanggal yung awang na yun, gagamit tayo dito ng pinaka-cornesa niya. Lalagay ko siya rito para matakpan yung awang niya doon sa taas na hindi siya pasukan ng daga. Kaya naman ang pagkakabit ko rito, medyo nahirapan ako kasi sobrang yung pader kasi ng bahay na to, eh, talaga naman sobrang likong-liko pala. Hindi ko napansin nung sinukatan ko. Kaya doon ako natagalan sa pag-i-install din na to. Ayan, ito pa nga, nilagay ko pa ng sealant para sigurado talagang sealed. Pati yung mga gilid niya, ayan, kung mapapansin nyo, pati gilid na yan. Talaga sinealant ko yan. Para talaga namang pati ipis hindi makapasok yan. Ayan. Ito na nga yung ating finished product na ating in-install na pinakamalaking wardrobe na nagawa ko. Ayan. Shoutout sa nagpagawa nga pala rito. Thanks sa pagsuporta sa ating customized project. Ayan. Yan yung ating wardrobe cabinet na pinakamalaki nating ginawa. Ayan. Ayan. Talaga namang ang ganda niyan tignan. Ayan. Malinis. Ayan. Thanks for watching, guys.